welcome back dito sa channel natin. So magbibigay tayo ng update tungkol dito sa mga bagong inter-island bridge project na itatayo ng DPWH ngayong 2022. Limang malalaking infrastructure projects ang itatayo ng DPWH sa Region 8. Unang proyekto na itatayo ngayong taon ay ang Maasin City Coastal Bypass Road Project. Ang bagong proyekto na ito ay may haba na 5.79 kilometers. Ito ay magiging alternative bypass road mula sa Tomasopo Street papuntang Maasin City Port hanggang sa boundary ng Southern Leyte, Maasin to Macrohon, Daang Marlica Road. Kasama na sa proyektong ito ang pagtatayo ng 1.1 kilometers na Maasin City Coastal Bypass Bridge. Ikalawang proyekto ay ang pagpapatuloy ng Abuyog to Silago Coastal Road Project. Ikatlong proyekto ay ang road widening ng 17.89 kilometers na Daang Marlica Road dito sa Southern Leyte. Mula 2 lanes, ito ay magiging 4 lanes na. Ikaapat na proyekto ang matagal nang inantay ng lahat, ang Bohol to Leyte Inter-Island Bridge Project. Ang bagong tulay na yan ay magdudugtong sa dalawang isla ng Bohol at Leyte. Ito ay may haba na 19 kilometers. At ang ikalima ay ang pagpapatuloy ng construction ng Samar Pacific Coastal Road Project Phase 2. Ito ay may haba na 15 kilometers. Kasama na dito ang pagtatayo ng dalawang tulay. So guys, ano masasabi nyo dito sa mga bagong malalaking infrastructure project na itatayo ng DPWH, lalo na itong mga bagong inter-island bridge project? Saang lugar ba sa Pilipinas ang gusto nyo magkaroon ng inter-island bridge? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Alright guys, don't forget to like and subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka naman sa susunod na mga videos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. We'll be right back.